Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tayo'y tunay na maging handa sa Kanyang pagbabalik, na mapuspos ng liwanag ng pag-ibig ang ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong? Ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito. Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos,
hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibotang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibotan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghang bilang katunayan. Karunungan naman ang inahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangaral nami, si Kristong ipinako sa krus, isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaan lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaang lubos. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaang lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at inaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaang lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, walang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito.
Dito matutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabala mang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, malinaw na sinabi ni San Pablo na ang dahilan ng kanyang misyon, ang buod ng kanyang buhay ay ipangaral ang krus ni Jesus Nazareno. Tanggalin mo ang krus, baliwala ang lahat. Ang krus ang nagbibigay kahulugan sa kanyang misyon at buhay. At ito'y nakapagbibigay lakas sa ating mga deboto sapagkat ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, deboto din ng krus. Hindi takot sa krus. Handang pasanin ang krus. Ngunit, ano nga ba talaga ang krus? Kapag tinanong ko po kayo, ang kadalasang pangunawa natin sa krus ay pahirap, pasakit, pagsubok, pagdurusa. Kaya nga siguro iba sa atin, napakalapit sa pong Nazareno. Kasi kapag nakikita natin siyang pasan-pasan ng krus, naaalala natin lahat ng ating mga pasaning pagdurusa at paghihirap. Ngunit mga kapatid, hindi lang pagdurusa o paghihirap o pagpapakasakit ang krus. Ang pinakadiwa ng krus ay pag-ibig at pagsunod. Pag-ibig at pagsunod. Sapagkat baliwala din no ang paghihirap kung walang pag-ibig at pagsunod.
Maraming taong naghihirap. Pero hindi ibig sabihin nun, pasan na nila ang krus ni Jesus sa Sareno. Maraming tao ang nagdurusa, pero hindi nangangahulugan, krus na kagad yan ni Jesus. Kasi pwede kang naghihirap. Bakit ka naghihirap? Pinagdurusahan mo yung mga kasalanan mo. Bakit ka maraming pasakit sa buhay? Kasi marami ka naging atraso din sa buhay. Kaya ngayon, binabalikan ka ng mga nagawa mong masama. Bakit ka nagkakasakit, nagdurusa? Kasi ang dami mong naging bisyo. Ang dami mong hindi ginawang tama. Hindi dahil may pasakit, krus na agad yan. At lalo tigit, hindi Diyos ang may kagagawan niyan. Minsan nagtatampo tayo. Bakit ako nagkasakit? At nagtatampo tayo sa Diyos. Sinisisi pa natin ang Diyos. Sino bang nanigarilyo, uminom? Sino ba ang kumain lahat ng mga chicharong bulaklak na yan at crispy patang yan? Sino ba kumain lahat ng mga matatamis na yan? Tapos ngayong nagdurusa, Diyos pa ang sisisiin. Sino ba yung maraming kulasisi? Sino ba yung nagsugal? Sino ba yung nakipagbuntalan ng hamon ng away? Sino ba yung tumawid ng walang haba sa kalsada? Ay, anong nasa gasaan? Sisisihin mo pa ang Diyos. Bakit ka nagkaganyan? Hindi yun yung krus. Ang krus ay yung pag-ibig at pagsunod. At siguro nga, dahil sa labis na pag-ibig, dahil sa tunay na pagsunod, dumadaan tayo sa pagsubok. Yun ang krus. Umiibig ka ng tapat, naglilingkod ka, at dahil sa paglilingkod mo, ikaw ang napagkaisahan. Ikaw ang pinagtulungan. Dahil sa pagtulong mo, katulad halimbawa ni San Roque, tumulong sa may sakit, nahawa tuloy siya sa mga may sakit, nagdusa siya, yun ang krus. Dahil yung pagkakasakit niya, yung pagdurusa niya, dahil sa pag-ibig at pagsunod. Sumunod ka, kaya gumagawa ka ng tama. Dahil doon, napahama ka. Yun ang krus na sinasabi ni San Pablo. Kahapon, pinagdiwang natin yung pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Bakit ba siya napugutan ng ulo? Dahil pinaalalahanan niya yung hari, hindi tama ang nakikisama ka sa hindi mo asawa. Pinaalalahanan niya yung mga sundalo, huwag kayong mangotong. Huwag kayong mag-aakusa sa mga inosente. Sinabihan niya yung mga negosyante, huwag kayong mandaraya, huwag kayong magpapatong ng hindi tama. Huwag kayong magbibigay ng hindi makatarungang sweldo. Dahil doon, ayun, pinugutan siya ng ulo. Siguro nga, sabi nga tuloy ni San Pablo, ang krus sa mata ng mga tao, kahangalan, kalokohan, kabulastugan. Totoo nga naman po yun. Siguro kung nabubuhay si San Juan ngayon, sasabihin sa kanya ng ibang kaibigan niya, sasabihin ng iba sa atin, tumahimik ka na lang, mapapahama ka pa eh. Maging wais ka, makisama ka na lang. Yun yung sinasabi ni San Pablo. Para sa ibang mga tao, ang krus, kahangalan. Kalokohan yan. Isipin mo ang iba, bagong sarili mo. Katulad nung kay San Roque, kasabihin siguro ba, kalokohan yan. Bakit ka tutulong sa may sakit? Ayan, nahawa ka tuloy. Kahangalan. Totoo nga pala, ang krus ni Jesus sa Sareno sa mata ng mundo, kalokohan, kabulastugan at hadlang. Pero sa ating tunay na deboto, ito ang maghahanda sa atin para sa pagbabalik ni Jesus sa Sareno. Kaya hindi sapat yung pasakit. Kaya nga,
ang simbahan pag dumarating ang mahal na araw, hindi natin iniinganyo yung mga taong magpenitensya, magpapako sa krus. Hindi ho kailangan yun. Dahil kung walang pag-ibig, yung pagpapakasakit, bunga lang ng pag-ibig at pagsunod. Hindi tayo basta nagdurusa lang. Kung wala namang pag-ibig yung pagdurusa mo, kung wala rin namang pagsunod yung pagpapakasakit mo, hindi yun ang krus ni Jesus sa Sareno. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa Sareno, maging handa sa pagbabalik ng ikakasal. Nung unang panahon po, nung panahon ng mga Hudyo, iba po yung kasala nila. Sinusundo ng lalaki yung babae sa bahay. At malayo yung pinanggagalingan ng lalaki. At walang cellphone pa nun. Para malaman mo, parating na kami. Kaya dapat lagi kang nakaabang. Lagi kang handa. Kaya kahit yung ilawan, dapat puno ng langis. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, sino yung matalino? Sino yung tunay naghanda? Yung may ilaw ang kanyang lampara. At ano daw yung liwanag na yon? Ano yung langis na yon? Yun yung pag-ibig at pagsunod. Kaya nga, sabi sa talingaga, dumating ng dis oras ng gabi, yung mga tinatawag na hangal na nagaantay, nakatulog, naubusan ng liwanag at langis. Sino raw yon? Yun yung mga walang pag-ibig at walang pagsunod sa kanilang buhay. Yun yung mga walang krus sa buhay. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Maging handa tayo sa pagbabalik ni Jesus sa Sareno, ang ating minamahal. Katulad nung lalaking ikakasal na bumalik. At sana matagpuan tayong gising at handa. Tingnan mo nga yung katabi mo, gising pa ba yan? At handa. Handa dahil may pag-ibig, may pagsunod. At dahil doon nga minsan, nahihirapan tayo. Kaya tuwing tumitingin tayo kay Jesus sa Sareno at nakikita natin ang kanyang krus, ialay natin hindi lang yung paghihirap, higit sa lahat, ang ialay natin yung pag-ibig at pagsunod sa Diyos. At dahil nga sa pag-ibig at pagsunod, dumaranas tayo ng pagsubok, pagpapakasakit, at pagdurusa. Nariyan siya, handang tumulong sa atin. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, inyong mga alagad, inyong mga deboto, dumudulog kami sa iyo sapagkat kayo ang tunay na magbibigay buhay. Kayo ang tunay na nagmamahal. Pinasan ninyo ang krus dahil mahal nyo kami. Dahil gusto nyo kaming iligtas. Inaalay namin ngayon sa iyo ang aming pag-ibig, ang aming pagsunod, ang aming paghihirap. Minsan, umaandap-andap na ang ilaw sa aming puso dahil sa mga matitinding pinagdadaanan sa buhay. Ngunit kapag nakikita namin kayong pasan ng iyong krus, lumalakas ang aming loob, nabubuhay ang aming pag-asa sapagkat alam namin hindi kami nag-iisa. Alam namin mayroong babalik upang ibahagi sa amin ang kaluwalhatian at tagumpay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog na misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, nang dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magsasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ng iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurian niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang mag-anak, sama-sama tayong umawit ng Ama namin. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating minamahal na tagapagligtas na babalik sa wakas ng panahon. Siyang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang Nazareno, kay buti mo sa hirap at krusan, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Nazareno, kalugdan mo rin niyo itong kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, nilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Oh, Jesus Nazareno,
Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno ang muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad na 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pag-ibig at pagsunod ang tunay na diwa ng krus ni Jesus Nazareno. Ito din ang magiging ilawan natin bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at pagsunod ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Samba Nazareno,